there, it's me Rach and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see from the title, ay magkakaroon tayo ng Shopee haul. So I will be having two separate videos for my Shopee haul. So for the part 1, ang ipapakita ko sa inyo is yung mga makeup products and ito yung video na yon. And then for my part 2 of my Shopee haul, dun ko naman ipapakita yung mga clothing items and accessories and yung iba ko pang nabili sa Shopee. Karamihan sa mga items na ipapakita ko sa inyo is sa purchase ko nung March pa, but then dahil nga nagkaroon ng lockdown or quarantine, na-receive ko yung mga items month of April and May na, kaya ngayon lang ako nagkaroon ng time na mag-film kasi inantay ko talagang dumating yung mga items. Miss ko yung sarili ko na hindi siya gamitin kasi nga gusto ko muna siyang ipakita sa inyo. I'm very excited to share yung mga makeup products na to kasi karamihan dito hindi ko pa nakikitaan ng mga reviews sa YouTube and I'm thinking na magugustuhan to ng mga viewers ko dyan and subscribers na mahilig mag-makeup. So if you wanna know the things that I've got from Shopee, please keep on watching. By the way guys, bago ko makalimutan, I will be having my second giveaway dito sa channel ko. So guys, please stay tuned, tapusin nyo tong video na to para malaman nyo yung mechanics doon sa aking giveaway. So I will be giving the mechanics siguro at the middle or at the end of this video and ipapakita ko sa inyo later on yung mapapanalunan ng 4 lucky winners. Starta tayo kasi marami-rami to. So first off, I got my favorite, one of my favorite lipsticks. So this is the Wet n Wild Mega Last Lip Color. So I got the shade Sunstorm and Mochalicious. Ayan. I got this for only 129 pesos each kasi naka-sale siya sa Shopee. And then I got also this Wet n Wild Color Icon Blush in the shade Mellow Wine. So this one, I got this for only 189 pesos instead of 229. And then I also got this Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette in the variant Dulce de Leche. So this one, I got this for only 299 pesos. And then I also got this Wet n Wild Eyeliner Pencil in the shade, ano shade to? You're Always White. Ayan. And this one cost me only for 89 pesos. And then I also got from the same shop, which is in Beauty Queen TW, from the brand Essence. This is their Essence To Go Triple XL Shine Lip Gloss. So this is in the shade Behind the Scenes or 01. So this is just a clear lip gloss and this one cost me for 167 pesos only. So for the next products, this is from the brand Beauty Glaze and isa to sa excited akong gamitin and i-try kasi I'm into doing a different or creative makeup look sa ngayon. Itong mga makeup palettes na papakita ko sa inyo is very colorful. And yung mga viewers ko dyan na mahilig din gumawa ng creative makeup looks, please go check this out sa Shopee kasi very affordable siya. So start off with this Beauty Glaze Color Fusion Over the Rainbow Eyeshadow Palette. So ito siya guys. Tinanggal ko na yung mga plastic para mapakita ko yung loob niya. And then when you open this one, wow, ang ganda guys. So very colorful. Tamang-tama to dun sa mga YouTubers dyan or makeup vloggers na gumagawa ng mga creative makeup looks like me. Ayan, ang ganda niya guys. Lahat ata ng shade ng rainbow andito na. So I got this for only 388 pesos guys. So for the next Beauty Glaze palette, I got this Color Studio Pressed Powder Eyeshadow Palette. So ito yung itsura niya guys, para siyang coke. And then when you open this one, yun yung loob niya. Ayan, so ito naman, meron na ding mga dark colors. Kasi yung kanina talagang colorful eyeshadow lang. But then ito, parang almost all of the colors, meron siya. And then I also got this pressed glitter ng Beauty Glaze. So ayan, nakabox pa siya. Ayan, ganito siya. And then when you open it,
pa. Wow, ang ganda, guys. So, for this one, I got this for only 249 pesos. And then, for the last palette na binili ko from Beauty Glaze, so, ito yung bago nila. This is their Meet Your Match Eyeshadow Tray Color Board ng Beauty Glaze. So, ayan. Very trendy to ngayon kasi bago nila to. And this one, ang alam ko, 60 eyeshadow pans ang nasa loob. So, let's check this out. So, may plastic pa. Ayan. So, ito yung first layer ng color board. And then, yung mga colors dito is green. Wow, ang ganda. Mga color orange. Mga blue naman. And then, for the last board, purples and pinks, yun naman yung nandoon. So, ang ganda nito, guys, kasi wala ka nang hahanapin pa na color kasi andito na lahat. And then, mix and match na siya kasi meron kang matte shades, may pressed glitter, meron na ding shimmer. So, kompleto na siya. So, I will be reviewing this color board ng Beauty Glaze. So, please stay tuned for that. Tingnan natin kung okay ba and worth it ba bilhin to. So, for this one, nabili ko siya nang wala pang 600. Okay. So, nabili ko tong Beauty Glaze 60 color eyeshadow color board for only 569 pesos. So, ang mura niya, guys. Dun sa shop ng Beauty Glaze, nakalagay na naka-sale to. Ang totoo daw na price ito is 1,300, pero hindi ko alam kung totoo yon or parang ano lang nila, advertisement or parang promo-promo kunwari. So, for the next brand, ito is one of my new discovered na brand kasi nakita ko lang to dun sa mga international makeup gurus na pinapanood ko sa YouTube and ginagamit nila yung mga makeup products ng brand na to. So, this is from the brand youcanbeofficial.ph and tinignan ko sa Shopee, meron silang official shop doon. So, yun, napabili ang ate mo, girl. Ito, binili ko tong fruit pie filling ng You Can Be. Ito siya, ang cute ng packaging niya, guys. Colorful eyeshadow palette din to, pero inspired siya sa mga fruits. Ayan. And then, ayan, baliktad. And then, when you open this, nalaglag yung plastic. Ang ganda, diba? Wow. Parang mas bet ko to. Parang so far, ito yung pinakamagandang eyeshadow palette na nabili ko. So, yung mga pangalan ng mga shades niya is lemonade, milkshake, grapefruit, peach, ang cute, tangerine, cranberry, melon, and so on. So, don't worry, I will be having a review about this palette. So, murang-mura lang to, guys. I just got it for only 379 pesos kasi naka-sale ko din siya nabili. But then, yung original price nito is 758. So, check nyo na to sa Shopee kung naka-sale pa din siya kasi di ba magkakaroon ng sale ng Shopee sa June 6. So, check nyo na to kasi ang ganda niya, guys. And then, I also got from the same brand itong 6 colors neon loose powder eyeshadow. So, ito siya, guys. Naka-plastic pa. So, loose powder siya. And a little goes a long way with this kind of product. Kasi very pigmented to. And neon yung colors niya. So, I'm very excited to try this one. And this one, I got this for only 89 pesos instead of 178. So, very affordable. For our next product, new discovered brand ko na naman to. And this one is from the brand Miss Rose Professional Makeup. So, nakita ko lang din to sa international makeup guru. Nakita kong ginagamit niya. So, I tried to check kung meron niya sa Shopee. And meron din. So, I got 2 of their palettes or eyeshadow palettes. Ito siya. Ayan, naka-box pa. So, let's open this. By the way, I got this for only 169 pesos each. So, very affordable. So, this is the first palette. So, ayan siya, guys. So, may quick sand. Kita nyo ba? Ang ganda. Sobrang na-amaze ako. And then, ang laki niya. Kasi, dun sa picture,
parang ang liit niya tingnan, and I'm thinking na pagdating nito sa akin, parang ganito lang siya kalaki. Yung ito, yan yung pinaka-window nung pinaka-box. But then, nung dumating sa akin, nagulat ako, sobrang laki niya rin pala. And when you open this, we'll be having a good size of mirror, as in malaki siya. So, ayan, nakikita niyo ako. Hello! And then, ito yung pinaka- pants niya. Ang laki din. And ang ganda ng mga shades actually. And this is mix and match of mattes and shimmers na eyeshadow. So, ayan. So, this is in the variant 02. And then, for the next palette from the same brand, which is yung Miss Rose, I got the shade 03. So, quick sand din siya. Ayan, ang ganda, 'di ba? Pag nag-makeup ka pang aliw mo. Oh, 'di ba? Bongga. So when you open this one, and then ito yung shade sa loob, which is playful. By the way, yung mga new makeup products na inavail ko or pinurchase ko sa Shopee, I will be reviewing that on my channel. Kung gusto niyo yung malaman kung ano yung kanyang performance, abangan niyo yung mga reviews ko dito sa mga products na to. And by the way, karamihan talaga sa napamili ko ngayon sa Shopee is palettes. Kasi, ayun nga, na-addict tayo sa paggawa ng mga creative makeup look. So, kaya nagtitry ako mag-discover ng mga affordable eyeshadow palettes. And sana, I'm hoping na pigmented tong mga palettes na to, kasi sayang naman kung hindi. Hindi rin naman maganda bumili ng product na maganda lang yung itsura but then yung quality hindi naman sumasabay. So for the next product, I got this Hojo Starry Sky na eyeshadow palette. Ayan. Malaloka kayo sa mga eyeshadow palette ngayon kasi ang dami talaga. So ito yung kanyang packaging. Oh, diba? Ang ganda. Nagulat din talaga ako nung dumating sila sa akin. Akala ko ano, parang expectation versus reality na yung ang ganda niya sa picture. Tapos, pagdating sa'yo, ang tsaka. So, when you open this, ayan, kakaiba naman to kasi para rectangle and then may mirror din siya. Ang ganda. And then yung shades dito, neutral. Meron lang siyang isang shade na kumbaga nagpa-pop, which is yung yellow, which is favorite ko. And then yung the rest yung kasama niya is mga neutral colors. And then meron din siyang kasamang small brush, which is cute. So for this cute eyeshadow palette, I got this for only 99 pesos guys, as in. Kasi nakasale ko din naman siya nung binili ko. Di ko lang sure kung pag chinect siya ngayon sa Shopee, ganun pa rin yung price. But then, feeling ko ganun pa din kasi di ba nga magsisale ang Shopee. So, grab that opportunity para mabili nyo na yung mga products na magugustuhan nyo dito sa haul ko. So, by the way, again, this is from the brand Hojo. Ayan, kung interesado kayo. And this is in the shade 01. Ayan, mabigat siya guys. As in, para siyang high-end makeup palette. Di ko in-expect na gantong kagaganda yung mabibili ko. So, for the same shop, I got this Novo eyeshadow palette. So, from the brand Novo naman siya. Hindi ko alam kung itong mga brand na to is Thailand. Alam ko, ano sila eh, from Thailand. Local product sila ng Thailand. So, ayan. So, let's open this. And ang bongga ng mga box nila kasi when you open the box, may box pa uli sa loob. So, secure talaga yung product. So, ito naman yung Novo eyeshadow palette. Ang ganda. Ang ganda, oh. Quick sand din siya. Pero may background. And mas maliit siya compared dun sa Miss Rose na palette. Pero mas gusto ko yung packaging nito. Mas luxurious tingnan. So, this is in the shade 02. Ayan. So, when you open this, oh, saan ka pa? Ang ganda ng salamin. Nagaganda ng salamin nila. Totoong salamin niya na hindi yung distorted yung mukha. Talagang mirror siya. And then, ito yung pan. Ang ganda, diba?
Excited na ako i-try itong mga eyeshadow palettes na to. This one, I got this for only 129 pesos. So, let's take a break from eyeshadow palettes kasi baka masyado kayo na-overwhelm. So, lipat naman tayo sa blush. So, I got these cute blushes. Ayan, sa Shopee. Ano ba naiisip ko dito? San niyo to nakikita? Alam kong familiar kayo. So, this is from Sailor Moon. Ayun, ang cute, diba? And ang bigat niya, guys. Kasi yung packaging niya, metal talaga. Or parang, basta ganun, parang stainless na hindi maintindihan. So, yan. I got 4 shades of blush. So, this is from the shop, WSW2020.ph. I also got from this shop a mirror, which is this. Papakita ko na lang dito sa screen. And yun nga lang, nabasag siya or basag siya nung na-receive ko. But then, okay lang naman kasi nirefund naman nung seller. So, yun. So, papakita ko sa inyo itong mga blush na nabili ko. By the way, this is for only 144 each, or I mean, nakuha ko siya ng 144 pesos each, pero ang original price niya is 240. Medyo may kamahalan, pero ang ganda niya kasi, and kahit ang liit niya, sobrang bigat. So, for the first shade, yun nga lang, ang downside nito nga pala, nung in-order ko, wala siyang box. As in, ganito na siya. Nung na-receive ko, naka-wrap lang siya sa bubble wrap and so on. Kaya, yun lang. Hindi ko alam kung ano tawag sa shade na to. By the way, papakita ko na lang. So, when you open this, ayan, may mirror. Medyo malabo. Kasi parang powdery yung product eh. Pero, I already swatched yung iba dito. And maganda siya, guys, as in. So, this is in the shade parang ano ba to? Peachy? Or parang brownish? And then, magnetic yung kanyang packaging. Bongga. So, for the next shade, ito. Blush to, guys, ha. Pero, nakita ko na dun sa picture na parang alangan to for a blush. Kasi, tingnan nyo, brown na brown siya. Hindi katulad nung isa na yung una kong inopen. Tingnan nyo, pagka pinag-compare natin. Ito pang blush talaga. Ito hindi, eh. Hindi yan nag-brush blush on. So, in order ko siya to be my bronzer or contour. Ayan. Ayan o, pang contour shape or pang bronze. And maganda siya actually. Pino. And soft yung kanyang powder. Which is good. And ayan, may magnet siya dito. But then medyo maluwag. Parang mag-open din siya agad-agad. Yun lang yung downside dito, but then, ang cute niya kasi nga Sailor Moon. And then, for the next shade, ito, parang fuchsia pink. Medyo nakaka-overwhelm siya pag tiningnan mo sa pan, but then, kapag swinatch mo siya, ayan, diba? Pag kinalat mo siya, okay naman. Very pigmented lang talaga, so a little goes a long way. Swatch ko din yung una kong pinakita sa inyo. Para if you're interested, nabilin to. Ayan. Ayan o, pang-blush to eh. Ito talaga eh, hindi papasa for a blush. Sa akin, nasa skin tone ko. Di ko lang alam sa mga mapuputi. Pero tingin ko hindi talaga eh. Kasi ashy yung color niya. Pag ginawa mo yung blush on, parang ang pangit. And then for the last one, ito, peach. Ang ganda nito. Ayan. Lakas maka-fresh. So, let's move on. Next one is this D&M Colored Waterproof Brush Liner. So, dalawang shade yung binili ko, but then wala kasing shade na nakalagay dito sa mismong pen. So, I want to open this one. Gusto ko siyang iswatch. I got this for only 28 pesos, guys. Ang mura lang naman niya. And yung totoo niyang price is 55 pesos, which is affordable din naman, but pero tingnan pa rin natin yung quality. Ayan. Open ko lang muna to, guys, and I will be back. Ang hirap nga i-open, guys, kasi may sticker silang nilagay na ganito, bukod dun sa seal na plastic. Nakakainis. Ito yung nakakainis eh kapag yung may sticker, tapos nag-iiwan ng lagkit dun sa pinaka-product. Ano ba yan? Hassle.
And by the way, while I'm opening this, nakita ko meron siyang shade sa ilalim. Ayan, nakalagay 10 and 06. Ayan, pero hindi ko alam kung ano color yun. Blue ba yun? Yellow? Diyos ko, struggle is real sa pag-open itong product na to. In fairness, sobrang seal niya. So, ayan na siya guys, pagka walang plastic. Ayan, so this is from the brand D&M. So, this is an international brand also. So, ayan, color red pala yung isa. And then yung isa, yellow. So, gusto ko siyang iswatch. Excited ako dito. Sana pigmented. Ooh, in fairness naman. And then for the yellow one, ay, yung gara lang. Nagbe-bleed siya, oh. Bilis niya mag-bleed. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero ang bilis niyang mag-bleed dun sa mga ng skin. Pero maganda siya. Pigmented siya. Ewan ko lang sa eyelids, ha. But then, yun. Pakita ko lang sa inyo. In fairness, ang bilis niya matuyo, ah. Ayun, natuyo agad siya. And hindi siya makalat. In fairness. Yun nga lang. Madali siya mabura. Tingin ko. Kasi parang nag-fade agad. But then, mura lang naman. So, huwag ka na magreklamo. Let's move on. Kasi parang hindi pa tayo nangangalahati sa sobrang dami nung iho-haul ko. So, by the way, this is from the shop changan.ph. So, ito yung lahat ng napamili ko sa shop na yun. Ang dami, guys. As in. So, I got this tender color na blush ng Suicon. So, this one, I got this for only 79 pesos instead of 199. So, ang mura ko lang siya nabili. So, this is in the shade 103. I think ito yung shade niya. Hindi ko lang sure. So, ayan. Ooh, ang ganda ng packaging. Kung mapapahawakan ko lang siya sa inyo, guys. Para siyang high-end yung mga 3CE ganon. Para ba siyang matte na malambot? Di ko maintindihan. Mahirap explain. And then, yung color niya is pastel pink. Ang ganda. Ang ganda. Tingnan natin yung loob. Oh, wow! May plastic pa pala. Ayan. Yung salamin niya. Ah, totoong salamin. Medyo madumi lang. Ano ba yung brand na Suicon? May mga ibang makeup products din ako na nabili na ito yung brand. For the next product, I got this blush cream ng Shishi. Shishi ba basta doon sa brand na yun? From Thailand din yata yun eh. So, by the way, this is in the shade D34001. Actually, dalawa yung binili ko na to, but isa lang yung dumating. But, yun, na-refund naman. Chine-check ko talaga yung mga items sa akin pagdating. Tinitingnan ko kung kumpleto or kung may damage. So, ito yung item. May plastic siya. Wow, nice. Ang ganda. Alam mo, nakikita ko to dun sa mga Korean ng mga makeup guru. Ay, ang ganda. Nice. Ano pala siya? Cream blush. And then, dalawang yung shade. Yung isa parang peachy, tapos isa parang berry. Ganun yung shade niya. And then, may mirror siya, may plastic lang. So, di ko muna tatanggalin yung mga plastic, guys. Kasi hindi ko pa naman to lahat magagamit. Kasi sobrang dami naman nito. Minalat pa si ate girl. So, for the next product, we have this eyeshadow palette from Shishi din. So, this one, I got this for only 177 pesos. Pero yung original price niya is 355, which is, I know, medyo may kamahalan siya. But then, tingnan natin kung okay ba to. By the way, ito pala, hindi ko nasabi yung price ng blush cream. Cream blush, sorry. So, this one, I got this for only 77 pesos. Pero ang original price niya is 193. So, let's check this out. Lahat ng packaging nila, double box. Uy, wow. Ayan, glittery, glittery. Ganda. In the shade 01. So, when you open this, ooh,
Ang gaganda ng shade. I like this one and this one and this one. Lahat ang ganda. And then again, yung mirror. Syempre totoo, ayan, in fairness naman talaga. So, kung ito mabibili niyo in original price, yung 355 pesos, I think okay pa rin naman. For the next one, dito kasi kung nagbe-base, guys, sorry kung medyo minsan natitigilan ako kasi dito ako nagbe-base sa pagkakasunod ng items dun sa Shopee ko mismo. So, for the next palette, this is from the brand Novo. So, Novo uli. Ayan. So, this is their Color Notebook Eyeshadow Palette. So, dalawang shade or variant yung binili ko. Ayan. So, let's open this. Ooh, kakaiba yung ano niya. Packaging. Parang siyang crocodile skin. Ganon. Ang ganda. Ito yung likod. So, by the way, this is in the shade 01. Ayan. So, when you open this, uy, nice. Ayan, may mirror uli. Hello. Ayan, yung mirror niya, may plastic pa. Hindi ko muna tatanggalin. And then, ito yung kanyang pans. As you can see, mix uli siya. May shimmer, may mattes. And then, my pressed glitter, in fairness. Ayan, na pressed glitter. Ito, shimmer yan. And then, puro mattes na. Ang ganda. Ang nice. Ang nice ng eyeshadow palette na to. So, for this one, I got this for only 168 pesos instead of 337. So, bongga. Bongga ko. Panalo ko din sa mga napamili ko. Kasi sale ko sa napili. Dami naman. Kailangan. Naka-sale yung biling. Para at least, marami kang mabili, di ba? Nice. Same type of packaging, yung parang may crocodile skin. Parang leather nga siya, ganun. Ganun yung feels. And then, this is in the shade 03. Ayan. Ba't di ko binili yung 02? Nalaktawan siya. Ooh, ang nice. Ayan naman siya. Parang chocolate yung mga shades nitong eyeshadow palette na to. And then, meron din uli siyang press glitter. Actually, hindi siya press glitters. Para siyang mga maliliit na sequins. Ganon. Kasi tingnan nyo, hindi ko alam kung nakikita sa camera kasi hindi ko alam kung nagpo-focus cellphone na kasi gamit ko. Pero para siyang mga maliliit na stars, moons, and then may shimmers dito, and then ito, mattes. Ang ganda. Nice, nice. Next item na tayo from the same shop pa din, which is yung Changan. .ph. So, ito naman yung kanilang Novo I Love Eyeshadow Palette. So, ayan siya, guys. Tatlong yung variant na binili ko. Kasi dito sa picture, ang cute niya. But then, dito ako medyo disappointed. I mean, hindi naman sobrang disappointed. Medyo, di ko lang type yung itsura niya sa personal. So, papakita ko siya sa inyo, ah. Start tayo sa variant na 01. Maganda yung packaging. Kaso parang, kumpara mo dun sa mga palettes na pinakita ko sa inyo kanina, mas type ko yun. Mas mabibigat kasi yun ito kasi ang gaan. Parang laruan ng bata. Ano ko ba? Ayan siya, oh. Maganda siya. Maganda siya tingnan. Pero sabi ko nga sa inyo, magaan siya. So, by the way, ito yung itsura sa harap. Ito sa likod. 01. So, when you open this, ang liliit ng punch niya. Ayan, o. Di ba parang siyang laruan ng bata? Tapos, ito yung mirror. Maliit lang din. Pero, okay lang. Cute din naman. And, ito yung shades. Neutral. And then, may pressed glitter. And then, shimmer din. By the way, I got this for only 168. Oh, no. Sorry. This is for only 150 pesos, pero ang original price niya is 375. Tingnan natin. Para sa itsura niya, wa. Naiba lang yung pants sa loob. Actually, parang same-same nga lang din, puro browns. Ayan, may mga nasasama lang na ibang colors. Pero ang laki niya, wa. Let's open this. Ayan, same.
Uy, nahulog yung plastic. Oh, ito buti pa. Ito, may iba yung kulay ng mga pans. Colorful, may avocado green, mayroong mustard. Ito type ko. Yung kanina yung dalawa parang parang same lang sila eh. Tapos may yung panyang press glitter is color blue, color pink. Yung kanina puro brown, parang magkamukha lang sila. Ito medyo type ko to. Si shade na 03. So yon, move on na tayo sa next item. So next item from the same shop pa din. So this is from the brand Suicon. So yun pala, dito ko rin pala nabili yung same brand dito, yung blush kanina. So ayan, Suicon. Hindi ko alam kung tama yung basa ko ah. But yon. So this is their double modify blush and highlighter palette. So this one I got this for only 98 pesos instead of 246. Ayan. So murang-mura lang. Oh, ayun, cute. Ang ganda. Oh, ano, nalalaban sa high end. So this is in the variant 01. When you open this, ang ganda niya, oh. Isa ang ganda. Walang masabi. Pak. Yung mirror niya may plastic pa. So, ito yun. Blush and highlight. Bongga. Yung blush niya parang peachy. And then, yung highlighter niya, white eh. Tingnan natin kung mag-work to sa skin ko. Pero ang ganda niya. Tsaka mura niya. And then, for the second variant, this is in the shade 02. Ooh. Ganon din yung packaging, pero iba yung color. Ito parang may pa... Ano ba tawag doon? Ano ba tawag sa ganyan? Yung may... pa-dark. Basta yun. Basta pa-fade, ganyan. When you open this, ayan. Same yung style. Ito naman, parang mauve. Pero parang nag-aagaw na dark peach na mauve color. Highlighter niya is medyo champagne-y. So, last three items na tayo sa shop na to. So, ito is their Gika Me by Rihanna. By Rihanna? Walang po. Ano ibig sabihin nun? So, ito daw ay loose powder. For my loose powder, yung ginagamit ko kasi is from Nichido, from Says Lady, ganyan. So, hanap-hanap tayo ng iba na from Thailand na loose powder. Malay mo, maganda to. So, this is in the shade 04. Hindi ko siya ma-open. Ba't ganun? Ayun, ayan. Uy. Ang malakasan ng ano. Ang packaging talaga ng lalaban. Oh, ano, nasisilaw kayo, no? Ang bigat niya, guys. Kaso ba't ganun? Parang ang puti nga lang nung ano. Sana tong 04 na to, di ko kasi na matandaan. Sana ano to, translucent. Tingnan natin. Natural skin. Natural? Ba't ang puti? By the way, yan yung packaging nyo. Ang ganda. And then, when you open this, oh, bongga. Bongga. May puff na kasama. And then, ayan, may sticker pa, syempre, para hindi lumabas yung powder. Ay, hindi. Hindi siya sticker. Kasi, ayan, oh, may lalagyanan yung puff. Di ba yung karaniwan sa loose powder, pag inalis mo yung puff na kasama, minsan nga wala pang puff, eh. Ano na agad yung butas-butas, so may sticker lang. Yun, ito hindi. May pa-second layer, tapos doon pa lang yung powder. Oh, pak, bongga. Gusto ko siya swatch. Puti, oh, to. Ay, hindi. Para siyang translucent. Sa panalo yung packaging, oh. So, for this one, I got this for only 125 pesos instead of 314. So, 314 yung original price niya. So, again, this is from the brand Gika Me. Ayan. So, for the second to the last item na nabili ko dito sa shop na to, this is from the brand Gika Me din. By the way,
yun pa yung isang brand na I'm very interested kasi marami akong napamili na product na from the brand Gikami and lahat is promising. So, isa to dun. Ayan. This is one of my favorite purchase dun sa brand na Gikami. So, this is an eyeshadow palette. Ang ganda ng packaging niya. Para siyang vintage na bronzy na hindi maintindihan. Basta, ayan o. Ang ganda. Tsaka ang bigat niya. Very high-end. So, ito ata, wala tong variant. As in, isa lang to. Ito, ito yung likod. Ayan. So, when you open this, ang ganda niya talaga. Oh, pack. Oh, ano. Ang ganda. Tingnan niyo. Ang ganda niya, diba? Love this color. So, yung salamin niya, meron pang plastic. But definitely, totoong salamin to. Hindi to yung distorted yung mukha. So, ayan. Tsaka, ang laki ng palette. Ang ganda niya, oh. Pack. So, for this one, I got this for only 164 pesos. Pero yung original price niya, medyo expensive. 410. Nanalo lang ako kasi naka-sale siya nung binili ko. So, last item na tayo for this shop. So, this is their Jumil. Joke. Ayan o, Jumil. Na eyeliner pen. So, buksan natin. So, for this one, I got this for only 122 pesos. Ang original price niya is 305. Ang mahal for an eyeliner pen. Ayan siya. Uy, kaya naman pala mahal. Tingnan mo naman yung packaging, oh. Napakabigat. Ayan. Ayan yung brand niya, oh. Jumil. Ayan nga natin. Oh, ang ganda ng tip. Nag-iipon ako ng eyeliner pen, guys. Kasi nung nagsimulang matuto ako mag-eyeliner. Ayan, panay eyeliner na ako. Swatch natin. In fairness, pwede kang gumawa ng manipis saka yung mataba. Ganda niya. Ang ganda. Tsaka yung packaging, oh. Oh, pack pag nag-eyeliner ka. Sino ka dyan? So, yon. Next shop na tayo. Lipad naman tayo sa local brands natin. Siyempre. So, I got this Ever Bilena All Day Liquid Foundation. Ayan. So, di ko makita yung pinaka-price nito, but I think I got this for only 205 pesos each. Ayan. And then, I got the shade Oriental. And then, Silk. Kasi hindi ko alam kung ano yung shade ko dito. But then, yun nga, kung maitim to, haluan ko na lang nitong mas maputi na shade. Ayan siya eh. Di ko pa kasi ito na-try. And ang dami kong nakitang reviews about this product na full coverage daw tong foundation ng Ever Bilena. And lagi siyang sold out actually. And then, another local brand. This is from the brand Crayon. So, ito siya. Favorite ko talaga tong BB cream na to. Kasi full coverage siya. And then, sobrang affordable. It will cost you for only 89 pesos for this BB cream. And ito lang yung BB cream na natry ko na full coverage. Talo pa ang foundation nito, guys. As in. Kaya, very worth it na bilhin to. And actually, nagsosold out din to sa HBC. Kahit naman sa Shopee or sa Lazada, nagsosold out din tong Crayon. So, buti na lang, nakakita ko ng seller na nagbebenta nito. And hindi ko alam siya nabili from the same price or original price na 89 pesos. Siyempre, reseller siya. I got this for 109 pesos each yata. But then, yun nga, ultimate favorite ko kasi to for my as my foundation. Kahit BB cream siya. So, I got the shade Natural Beauty isa and then dalawang Fair Lady. Yan lang yung downside ditong BB cream na to kasi dalawa lang yung shades na meron to, guys. Yung Natural Beauty lang at Fair Lady. And ang ginagamit ko kasi yung meron ako dito sa bahay is yung Natural Beauty. Ang itim niya sa akin. As in, hindi siya papasa for
yung skin tone mo is, alam mo, hindi ka maputi, hindi ka rin morena, sakto lang. Hindi siya papasa doon. Pang ano talaga siya, for morena or dark skin tone. Then yung Fair Lady niya, alangan din, maputi naman to, sobrang puti. So, kaya ang ginawa ko, bumili ko ng dalawang Fair Lady, tsaka isang Natural Beauty. Paghahaluin ko na lang sila, para bongga, diba? Para makuha mo yung shade na gusto mo. So, yun. Nag-hoard ng ate mo, girl. So, meron din akong new discovered na mascara. So, nakita ko lang to sa mga international beauty gurus like si Tati, si Captain Lights. Nire-rave nila to and magaganda daw yung mascara ng Essence. So, napabili din ako. And isa to sa nire-recommend nila, Essence Volume Stylist 18 Hours Curl and Hold Mascara. So, ito yun. Bumili ko ng dalawa. Tigisa ulit kami ni Mama. So, I got this for only 249 pesos each. I also got few products from O2O. So, alam ko namang kilala nyo na yung brand na yun. So, ito. Yung una kong binili is their O2O Shimmer Highlighter Palette. So, ito siya. Ayan. Ganda ng packaging, no? Ang cute. Nalalaban din yung kanyang packaging. So, this one cost me for only 178 pesos. And may free na siya na fan brush or highlighter brush. But then, ang laki niya, guys. So, hindi ko ito magagamit as highlighter brush. Parang walis na ito. Ang laki. Meron akong ganito sa dito sa bahay. Hindi ko rin naman ginagamit. But then, freebie lang naman siya. So, by the way, I got the shade 03. So, pakita ko siya sa inyo. Ayan. And then, yung packaging niya bongga kasi magnetic. Oh, pack, diba? And then, the second one is this liquid concealer. So, ayan. Let's open this. This is in the shade 02. Ayan. For the concealer, ang kinukuha ko is yung mapuputing shade. Kasi, syempre, pang-highlight siya sa under eye. Ganyan. Oh, 'di ba? Magaganda talaga 'yung packaging ng O2O actually. So, yung pinaka-bottle niya is frosted and glass talaga siya. And then rose gold lang 'yung takip. And then 'yung low foot applicator niya, ang laki oh. Wow. Ang bango. Nako. Ito na naman tayo sa mababang product eh. Amoy lotion. Pero kasi, kadalasan sa ganito ko tinatagyabat yung mababang base. Ayan, try ko lang ako. Ayan, naglagay lang ako ng konting-konti. Yellow undertone tong 02. So, this one cost me 110 pesos lang. Naka-sale daw siya. Ang original price daw nito is 280. Di ko alam kung mm lang nila yon. So, for the next product, this is from O2O again. So, this is their Eyebrow Defining Cream. So, may box pa siyang ganyan. Bongga. Ay! Shucks. Naka-plastic pa pala. Wait lang. Open ko lang to, guys. Iilang products lang yung kinuha ko sa O2O kasi, yun nga, hindi na ako mo sa kanila ng mga palettes. Ganyan kasi, ang dami ko ng eyeshadow palettes na bagong discover. Gusto ko kasi sana makapag-share sa inyo ng mga bagong items or bagong products na hindi pa na-discover. Kumbaga, maganda yung quality pero affordable. Kaya bumili ko ng mga makeup products from other brands na alam mo yun, yung hindi pa kilala gaano. So, may kasama siyang maliit na brush and spoolie na nagiging ganyan, which is cute for traveling. And then, ito yung pinaka-product. Ayan. So, as expected, maganda yung kanilang packaging. So, by the way, this is in the shade 05. Piling ko okay naman yung shade, pero mas gusto ko sana mas dark. Ayun. So, ito yung kanilang eyebrow defining cream. So, this one cost me 120 pesos only. Ang original price niya daw is 240. So, kasama na yung maliit na brush dun sa product.
And then, the last item na binili ko sa O2O is this makeup sponge. Ayan. So, parang ano to eh, yung... Ano ba tawag dito? Hindi ko rin alam. Yung parang may mga maliliit na microfiber ba tawag dito? Yan yung may mga buhok-buhok na ganyan. Kasi wala pa akong makeup sponge na ganitong klase. So, ang cute. Ang lambot niya, in fairness, kahit hindi pa siya basa. Yan lambot. So, I got this in blue and in pink. Ayan, syempre. So, this one is 85 pesos each. Pakita ko rin sa inyo yung pink. Diba sabi ko sa inyo last time dun sa video ko, hindi talaga ako gumagamit ng makeup sponge. Totoo yun. And ngayon, tinatry ko na gumamit and see kung mag-work. Ba't ganun? Parang sobrang lambot ng blue. Yung pink, medyo malambot din siya, pero parang mas dense. Tapos, ang liit niya kumpara dun sa blue, but di same yung size. Pero, same lang siya, wa. As in, ayan, oh. Same lang yung... I mean, same product lang siya. So, dapat same lang yung size niya. Same lang yung quality. Same nga lang yung price niya, diba? Hindi ko alam. Weird. By the way, guys, I will cut here na yung video kasi hindi na talaga kaya ng phone ko. Sobrang memory full na niya. And siguro yung mga hindi ko napakitang items, medyo marami pa to. I will be creating part 2 for this makeup haul. And then magiging part 3 bale yung clothing items and then yung accessories and so on. By the way guys, before ending this video, I just wanna discuss with you yung aking second giveaway dito sa channel ko. I will be putting the mechanics down on my description box and then ipa-flash ko sa screen ngayon yung mapapanalunan ng 4 lucky winners. Marami ulit na mag-join dito sa giveaway ko na to kasi special to sa akin dahil ito yung celebration ko for having 1,000 subscribers dito sa channel ko. And this is my way to say thank you sa inyo kasi patuloy nyo akong sinusuportahan sa aking mga makeup tutorials and other videos. Again, stay tuned for the part 2 of this makeup haul kasi nga hindi kinaya ng phone ko guys. So, ipifilm ko na lang yung other products na natitira pa kasi medyo marami pa siya. And then, magiging part 3 natin yung clothing items and yung accessories and yung iba ko pang nabili sa Shopee. I hope nagustuhan niyo tong video na to and if you like this kind of video, please give it a thumbs up and please subscribe on my YouTube channel, it is Rach Galang. And if you have video suggestions or products na gusto niyo pang i-review dito sa channel ko, please comment it down below or you can message me through my social media accounts na magpa-flash sa screen. So thank you so much for watching, see you on my next one, goodbye!